Hello, hello. Good morning sa lahat ng mga leaders natin. So, may pag-uusapan tayo ngayon. Ang topic ko for today ay limang paraan na super effective para mas lumaki ang network mo. Okay? So tara, simulan na natin. Ito na nga yung limang paraan na super effective para mas lumaki ang network mo, ang business mo. Ito yung lima na bibigay ko sa iyo na super basic to. Kailangan mo lang siyang masterin, 'di ba? Kasi nasa online platform tayo ngayon. So, basic na dapat itong lima na to, ginagawa mo to ng paulit-ulit. Umaga, tanghali, gabi. Umaga, tanghali, gabi. Dapat ginagawa mo to paulit-ulit kasi skills to, 'di ba? Kasi ang pamasterin mo lang naman sa pag-network marketing, especially nasa online tayo, nasa online platform tayo, dalawa lang. So ano ba yung dalawa na yon? Yung picture editing tsaka video marketing. So yun lang naman ang gagawin mo eh. Huwag mo na po antay na magbaback to normal para mas magawa mo yung business. Guys, ang business ngayon ay nasa online na. Nasa Facebook marketing na lang. So anong gagawin mo sa Facebook mo? Kailangan bukas yan. Kailangan gumagana yan. Kailangan may activity yan, di ba? Para makapag pasok ng sales o close ng mga sales pagdating sa Facebook marketing. So, dapat naka-open siya palagi. Kasi kung ang mall mo ay hindi naka-open yan, walang papasok dyan. Walang, kumbaga, wala kang kikitain. Kung ang mall mo hindi mo ina-advertise, hindi mo sina-shoutout, hindi ka nag-i-invest sa marketing, di ba? Para makapag-hook ng sales or makapag-approach ng mga market. So, never na never lalaki ang network mo. Kasi, kung gagalingan mo lang talaga sa pag-network mo, sa pag-business mo, especially nasa online, dahil nandito nga lahat ng tao, guys, tandaan nyo palagi. Dapat lagi kang, ikaw dapat lagi nag-a-adjust sa panahon. Huwag yung panahon ang mag-adjust sa'yo. So, kung ano yung trending, ano yung branding, sabayin mo agad, di ba? Kung video man yan para mas lumaki ang network mo, ay di gawin natin. Kung photo editing man yan, picture editing man yan, gawin natin. Kasi nandyan naman na lahat sa cellphone mo eh, di ba? Nandyan na lahat. Ang gagawin mo na lang ay talagang tatrabahuin mo na lang. Ngayon, kung ikaw ay okay ka na sa buhay mo at maayos naman na ang kita mo at success ka na sa lahat, eh di huwag mong gawin tong limang mabisa na paraan para mas lumaki ang network mo. Diba? Huwag mong gawin, di ba? Pero kung ikaw gusto mo talaga ng mas ma-hit mo yung goal mo, makuha mo yung mga gusto mo sa buhay, like travel, savings, sasakyan, makapagregalo ng bahay sa parents, di ba? Makabili ng sariling bahay, di ba? Mauwi mo yung parents mo na nag-work sa abroad, di ba? Or yung asawa mo o yung anak mo na nagtatrabaho. Eto na yung paraan para mas mabilis mong makuha ang mga gusto mo sa buhay, like sasakyan, di ba? Like bahay, kotse, savings, ito yung lima na yun. So, number one na gagawin mo sa pag o online business mo, sa network marketing business mo, especially sa online platform, ito yun. Number one, key of prospecting. So, dapat nagagawa mo tong number one na to, yung key of prospecting. Kasi, ito yung susi para mas lumaki ang network mo. Kaya nga, key of prospecting eh. So, maraming way para makapag-prospecting, di ba? Andiyan dyan yung gagawin mo. Pupunta ka sa search sa Facebook mo, tapos i-search mo. Halimbawa, lagay mo ay Roy or Rodel, di ba? So, halimbawa, Rodel ng Japan, Rodel ng Hong Kong. So, lalabas yun doon. So, pag nakita mo yun doon, makikita mo Rodel ng Japan, yun yung kani, i-scroll mo. Isa yun sa mga way of prospecting. Ngayon, pag alam mong maganda yung posting niya, di ba, active yung Facebook niya, i-add mo. So, isa yun sa mga way of prospecting para maipasok mo dun sa mall mo, dun sa Facebook mo. Kasi nga, yun yung business mo, yung mall mo eh. Di ba, yung nasa loob. So, maraming way ng way of prospecting. Pwede yung pag may nagpo-post, ilalike mo, pupusuan mo. Kasi dun din yung mag-start ng conversation nyo. So, maraming way para mag-prospecting. Isa sa mga way ng pag-prospecting, huwag kang titigil sa pag-post araw-araw, umaga, tanghali, gabi. Kasi,
tumatatak yun sa utak ng tao. Ngayon, kung ang tao ay nasa loob ng Facebook mo, di ba, nasa loob ng mall mo, tapos nag-advertise ka ng business mo, nagpo-post ka ng food, life, transaction, Zoom, meeting, business, produkto, company, events, travel. So, tumatatak yun sa utak ng mga tao, di ba? So, pag tumatak yun sa utak ng mga tao, dahil nandun sila sa loob ng Facebook mo, dahil nga mall mo yon, so, ma-approach mo sila. Doon lang yung way para mabentahan mo sila. Kaya mahalaga na dapat yung KO prospecting, huwag kang tumigil. 3 to 5 years gawin mo to. Araw-araw, KO prospecting, napaka-basic nun. Isa yon sa 5 na mabisa para mas lumaki ang negosyo mo, ang business mo, para mas mabilis mong makuha yung mga goal mo, yung mga gusto mo sa buhay. Okay? Pangalawa, sa 5 mabisa para mas lumaki ang business mo, ito yun, form of inviting. Ito yung na-prospect mo na, di ba, i-invite mo na sa business natin, sa negosyo natin. Di ba? So, sa pag-i-invite naman, na-add mo na, na-prospect mo na, naging friend mo na, nasa loob na ng Facebook mo. So, minsan kasi, dapat ang gagamitin mo dito sa form of inviting, napaka-basic, dapat puso. Kasi pag-isip kasi, ang isip kasi, mararamdaman din ang kausap mo, isip ang ginamit mo, isip din. So, ang mangyayari niyan, mararamdaman niya na parang ginugol mo siya, napeperahan mo siya. Doon kasi pumapasok yan eh. Kahit sino naman ang tao eh, pag naramdaman na pinaperahan mo sila, never silang makipag-connect sa'yo o makipag-conversation sa'yo. Kaya mahalaga na pagdating sa pag-i-invite, using heart, diba? So, dapat iparamdam mo yung advice, diba? Iparamdam mo sa kanya yung concern, diba? Kung ano mangyayari sa kanya sa business, dapat ipaparamdam mo yun, diba? Yung ito mangyayari sa'yo. Dapat mahalaga yun na maiparamdam mo sa tao na good intention ka. Maganda yung intention mo sa tao. Kasi pag yun yung way mo para ma-invite, para ma-present mo yung business mo, para madala mo man yan sa Starbucks, one-on-one presentation man yan, di ba? Doon man yan sa loob ng Facebook, doon yung man i-present yan, video one-on-one presentation man yan, mas makikinig siya kasi puso ang ginamit mo. Kaya mahalaga, sa 5 paraan, yung pangalawa, na dapat bago mo makuha yung loob ng tao, loob din ang gagamitin mo. Okay? Dapat puso para ma-invite mo siya sa negosyo natin. Alright, so pangalawa yon. Pangatlo, ABC Rule 2 Presentation. Pag sinabing ABC Rule 2 Presentation, bago mo i-present yung business mo, dapat confident ka, dapat alam mo, dapat master mo. Kaya nga dapat kabisaduhin mo yung negosyo mo para pag naglatag ka ng negosyo mo, confident ka sa business. So maraming way para mailatag yung business. Pwedeng one-on-one, pwedeng online video marketing, pwede din sa page. Maraming way, maraming approach, di ba? Pwedeng voice call, pwedeng chat, pwedeng text, pwedeng PM. So, maraming way. Pero maganda, pag nag-present ka ng business mo, ng negosyo mo, o ng empowered consumerism, maganda may data. Di ba? So, kasi pag nag-present ka na using picture, using video, ang picture kasi, nagkikreate niya ng mental creation. So, pag yun ang ginawa mo, nagme-mental creation, mas tumatatak sa utak ng tao. Diba, ipakita mo yung mga events ng company natin. Diba, pag nagpa-present ka, ipakita mo yung na-recognize tayo ng Pangulo ng Pilipinas. Pwede mong ipakita yung Book of Guinness record natin na 2 beses tayo na-awardan. Ipakita mo yung, basta ipakita mo yung picture tsaka video kasi nasa online platform nga tayo eh. Diba? Huwag puro daldal, huwag puro salita. Use mo lagi yung puso mo, bro. Girl, sa pagninegosyo, gamitin mo lagi ang puso mo. Kasi, tandaan nyo palagi, pag utak ang gagamitin mo, okay din naman siya. Pero, ako kasi, effective na ginagawa ko, kung gagawin mo talaga ang 5 paraan na mabisa sa pagninegosyo, mahalin mo yung ginagawa mo. Do what your work, diba? And, i-enjoy mo lang yung pagpupuyat mo. Diba, hindi na kasi big deal sa akin yung pagpuyat eh. Yung pag-travel ng Manila para mag-serve. Eh, hindi na big deal sa akin yun. So, mahalaga na dapat
use mo lagi yung heart mo every time na gagawin mo yung business. Yun lang naman, paulit-ulit natin gagawin ito eh. Diba? Paulit-ulit lang to, napaka-basic lang nito. Gawin natin ito ng 2 to 3 years from now. Wala, mag-iiba ang buhay mo dito. Diba? Kaya dapat ABC rule to presentation, dapat masterin mo. Bago i-present, picture, data, video marketing, basta marami naman sa Facebook, marami sa online, kukunin mo na lang. Alright, and pang-apat sa limang mabisa na paraan para mas lumaki ang network mo, ito yung super pay-in or closing. Diba? Dito kadalasan, iba bumibigay kasi pag nagko-close talaga ng deal, pagdating sa pagninegosyo, ang ginagamit ay utak. So, ang nangyayari kasi, pag utak ang ginamit mo, masasaktan ka. Okay? Pero pag ang puso ang ginamit mo, pag nagko-close ka ng negosyo, eh, never kang masasaktan. Kaya nga sabi ko sa inyo, gamitin mo lagi ang puso mo sa pagninegosyo mo, di ba? Ako nga, lagi ko talagang ginagawa yun, yung puso. Di ba? Alam mo yung mag-join man siya or hindi, alam mo yung mabago mo yung pananaw niya, maramdaman niya dapat na maganda yung intention mo, maganda yung ginagawa mo. Kasi pag naramdaman talaga ng tao yun, sa closing, sa super pay-in, mag-join talaga eh. Diba? So, pag nag-join yan, diba, at nag-pay-in yan, so, the best. Kasi pag maraming pay-in at maraming closing, mas maraming pera. So, pag marami kang pera, mas mabilis mong makuha yung mga goal mo. Pero babalik yan dun saan? Sa prospecting. Yung pangalawa, yung form of inviting. Okay? Tapos yung pangatlo naman, yung ABC rule to presentation. So, wala kang maku-close kung hindi mo ginagawa yung tatlo na yun. Kaya sa pagku-close, marami naman eh. Pwede mong gawin yung magpa-promo ka, di ba? Basta ibenta mo yung company natin. Ibenta mo yung natin, yung ECI1 or kung ano man yung team mo, di ba? Yung mother team natin. So, maraming way para ma-close mo yung deal. Diba? So, dapat para mag-join yan, para mag-pay-in yan, dapat sa utak mo pa lang, tapos na. Na pay-in na siya, join na siya. Kasi ang labanan pa rin ay dapat, basta yun na yun. So, napaka-basic na dapat yung super pay-in o closing, dapat nagagawa mo yun sa limang paraan na mabisa para mas lumaki ang network mo, diba? So, pag hindi man siya na pumasok ngayon dahil aantayin niya pa yung pera niya or akinsi or katapusan pa or gagawa niya pa ng paraan, 'di ba? Basta 'wag niya maramdaman na pinipilit mo. 'Wag niyang maramdaman na yung intention mo kasi nga mararamdaman ng tao 'yan. Ulit, basic sabihin ko sa iyo, pag naramdaman ng tao na 'yun ang intention mo sa kanya, never mag-join 'yan. Never papasok 'yan kahit mabait ka pa. Gamitin mo lang yung puso mo sa pagninegosyo mo. Okay? And sa limang mabisa na paraan, ito yung super follow-up. Dapat sa super follow-up, may plus ka. Maraming way ang pagpapollow-up, diba? Ang pagpapollow-up nyo kasi minsan, ang ginagawa nyo, kamusta na? Kailan ka mag-join? Kailan ka mag-pay-in? Kailan ka magpapadala? Kailan ka pupunta ng bangko? Ano, simulan na natin. Mararamdaman nyo yun. So, basic na basic. Kasi doon pa rin naman ang pasok yan eh. So, maraming way. Halimbawa, nandito ka sa paligid na to, picturean mo, ay, andito ako ngayon sa may harap ng bahay namin. Okay? So, picturean mo, ang ganda ng tree. So, send mo, ang ganda ng tree. Kung kumakain ka naman, kain tayo. Picturean mo yung kinakain mo, send mo sa kanya. Kasi pag yun yung ginagawa mo, isa rin yun sa mga super follow-up. So, sa ayaw at sa gusto mo, ang pasok pa rin yan, business. Doon pa rin ang pasok niyan. Doon pa, the end of the day, ang pasok pa rin niyan, negosyo. Kaya mahalaga na dapat sa follow-up, hindi lang na nag-join siya, hindi lang natatapos doon, pwede rin yung pagpa-follow-up, yung itatag mo siya. Diba? Maraming way. Ang pag-follow-up, pwede yung ipa-welcome mo, i-congrats mo. Maraming way, yayain mong kumain, yayain mong mag-swimming, yayain mong mag-travel. Kasi the end of the day, doon pa rin ang pasok niyan pag ninegosyo. Guys, pag nag-join ang tao sa atin, sa team mo, sa atin, o sa ECI1 family, pag nag-join yan, dapat laging may effort na plus effort. Hindi lang natatapos sa pagkita, sa pag-income. Kasi pag yun ang gagawin mo, kahit ang Diyos hindi siya papayag na, asenso ka sa ganitong negosyo. Kasi puro pera-pera ka lang eh. Diba? Eh, paano kaya yaman pag puro pera-pera ka lang?
Kaya maraming kumikita sa empowered consumerism, kakilala ko na kumikita sa pagdinegosyo, sa pagbibusiness, eh puro pera-pera lang. Yan, nung umangat, kumita ng pera dahil na-align lang sa pera, nung dinaanan ng pandemic, di ba? Dinaanan ng taal, dinaanan ng lockdown, di ba? Kumukurap, bumabagsak ulit. So sa pagbagsak, ano nga ayusin sa kanya? I-align ulit yung puso na dapat i-accept mo, maintindihan mo na ang mundo may ganun. Kaya dapat lagi kang mag-transform, i-adapt mo yung makabago. Yung makabagong technology ngayon na online platform. Dapat ganun. So pag ikaw mismo talaga ginagawa mo ang pagninegosyo ay puso, eh magiging successful ka kahit sa anong larangan, kahit na anong field. Mag-doctor ka, mag-nurse ka, mag-abroad ka, mag-swim ka, ihagis ka man dyan. Pero kung ituruan mo yung puso mo na maging malakas ang loob, maging mabuti, maging maayos, sabihin ko sa'yo, lahat ng blessing magiging easy yan para sa'yo. Yung kotse, yung bahay, yung mga goals na mga basic, makukuha at makukuha mo. Kasi ginagamit mo lagi ang puso mo eh. So, ganun, parang ako, nagninegosyo tayo ngayon, hindi to trabaho para sa akin kasi para sa akin to ay pagninegosyo, di ba? Uhaw ako. Kasi para sa akin to ay gusto ko makaserve sa, hindi lang sa team ko. Kasi naniniwala naman ako pagka gagawin mo yung mag-serve ka lang ng mag-serve, unlimited naman yung source. Kaya basic na basic, dapat sa follow-up, mapa-attend mo yan ng training, mapa-attend mo ng NDO, mapa-attend mo ng mga orientation, mapa-attend mo ng event, dapat ma-program din ang utak nila kagaya natin. So para ma-program yung utak nila, pagdating sa pagbi-business, pagdating sa online platform, ano gagawin mo? Pasukan mo ng pasukan hanggang sa mabura yung mga doubts na negative na meron dyan binaon sa kanila. Na na-program lang din naman sila ng social media, ng environment, ng parents, ng eskwelahan, ng church. So ngayon, ipoprogram natin. Kaya nga sa pag-program ng mind ng tao, may plus effort talaga. May gagawin ka talaga. Hindi pwedeng kikita ka lang. Diba? Kaya dapat naka-align ka sa negosyo natin. Dapat package. Diba? Yung life mo, yung attitude mo, diba? Yung spirituality mo. Diba? Dapat naka-align yan. Ako, ang lagi ko lang sinasabi, talagang nagre-review ako, nag-aaral ako, nagtatanong ako kay Prof. Saro, ini-educate ko yung sarili ko. Kasi kailangan natin ma-master itong negosyo natin. Kung hindi mo to gagawin ng paulit-ulit, never mong ma-master itong limang basic na paraan para mas lumaki ang negosyo mo. Basic lang to, paulit-ulit. 5 years, gawin mo to. 5 years mo lang itong gagawin. Diba ako, nakatira ko ngayon dito sa may Valencia. So yung mga pine tree pala, si Bilyar ay 20 years niya pala nakita na to, tong pagninegosyo na to. So ibig sabihin, imagine mo 20 years nakita niya na to. So dapat sa atin din 5 years, diba? So 5 years, gawin mo yun, yung limang paraan na super effective, na super mabisa, na napaka basic. Pero pag yung lima na yun, ginawa mo yun, sabihin ko sa'yo, talagang yung life mo mag-iiba talaga. Yan, diba? So number one, ano yan? Number one, kayo prospecting. Number two, form of inviting. Number three, ABC rule 2 presentation. Number four, super closing or super follow-up. Number five, super follow-up nga. Okay, so yun lang yung limang mabisa na paraan para mas lumaki ang network mo. Gawin mo yun consistent. Umaga, tanghali, gabi. Umaga, tanghali, gabi. Huwag kang titigil. So, thank you so much. Thank you. God bless and happy business day. Bye!